Grabe ang depensa ni Spencer Dinwiddie. Binutata si SGA, hindi makashoot ang OKC superstar. Plus 35 ang nakuha sa Lakers, pinakamataas sa laro. Well, isa nga po sa naging X-factor sa bench ng Lakers sa naging panalo nila kontra sa OKC Thunder ay ang solid game ni Spencer Dinwiddie, na kung saan nagtapos ang Lakers guard na may 2 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 block. Kahit mababang numero nga lang po ang naging ambag ni Dinwiddie, siya naman ang nakakuha ng may pinakamataas na plus minus rating sa Lakers na may plus 35. Nangangahulugan lang na siya ang may pinakamalaking impact sa team pag siya ay nasa loob ng court. Nag-focus nga po ang nasabing Lakers guard sa defensive end ng team, na kung saan grabing depensa ang ipinamalas nito. Pagpasok pa lang ni Dinwiddie, nilockdown na kagad nito si SGA. Nabutata ang inabot sa Lakers guard. Hindi pa tapos si Dinwiddie dahil gumawa pa ito ng puntos at inatake ang depensa ng OKC. Hindi pa rin umubra sa depensa ni Dinwiddie si SGA, na kahit nag-spin move na ito, hindi niya pa rin naipasok ang kanyang tira dahil pa rin sa depensa ng Lakers guard. Maging si Lu Dort ay hindi rin magawa ng punto si Dinwiddie, na short ang pull-up jumper. Kahit ang teardrop ng forward ng OKC ay mintis din dahil pa rin sa depensa ni Dinwiddie. Ganda naman ang naging assist ni Dinwiddie sa open sa corner ng si Torrent Prince, na pumukol ng isang 3. Kahit si Jalen Williams ay hindi rin makawala sa depensa ni Dinwiddie, kaya napilitan na lang itong ipasa ang bola kay Chet Holmgren, na butata naman ang inabot kay Jackson Hayes. Masaya nga po si Dinwiddie sa Lakers dahil sinabi nito na alam niya ng parte siya ng team na magkaroon na rin siya ng handshake ni LeBron. Sa pagkatalo nga po ng Dallas Mavericks kanina kontra sa Indiana Pacers, na natiling may 34 wins ang Dallas tabla sa Lakers at Sacramento Kings. Kaya kung magawang matalo ng Lakers bukas ang Kings, abante sila sa 7th spot ng West standings. Kaya isang must-win game talaga ang laro bukas ng Lakers. Listed as probable si ni Anthony Davis at Cam Reddish dala ng kanilang injury. Questionable naman si LeBron James. Kailangan maging agresibo sa ilalim ni Anthony Davis, kung hindi kakainin lang siya ni Domantas Sabonis na number 1 sa rebounding ngayong season. Magaganap ang laban bukas 11:30 AM sa bahay ng Lakers sa Crypto.com Arena.